careful nga pala kayo guys ha, sa philodendron kasi medyo toxic din to sa tao at sa mga pet natin. Hello guys, welcome back to our channel. Sa mga hindi pa nakakailala sa akin, ako nga pala si Ili, sa inyong manang plandita na feeling walking encyclopedia. Guys, sa video na to, wala muna akong i-share again na facts tungkol sa mga halaman kasi hindi pa ako pwede magsalita ng dire-diretso ng mahaba kasi hindi pa talaga bumabalik ang tunay kong boses. Feeling ko may sakit pa rin ako. Guys, in today's video, gusto ko lang i-share sa inyo ang tungkol sa propagation ko ng aking Philodendron Red Anderson. Kasi guys, alam nyo, ang aking Philodendron Red Anderson, 9 months na sa akin. At nung nakuha ko siya, ay 2 pala ang dahon niya. But this time, ang dami niya ng dahon. At sabi ko, it's about time na padamihin ko sila. Kaya, nag-decide ako na i-propa na si Philodendron Red Anderson. At gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ginawa yun. Pero bago yun, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga subscribers. Thank you so much sa walang sawa ninyong pag-suporta sa ating munting channel. And sa mga bagong kaibigan, kakilala sa YT community, maraming salamat din sa inyo, sa inyong pagsuporta sa aking munting channel. At guys, kung bago kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at pakishare na rin ang video na to. At pakihit na rin yung notification bell na yan para updated kayo sa mga video na kagaya nito. So guys, samahan niyo ako, ipropa na natin ang aking Philodendron Red Anderson. Guys, ang kailangan natin ng materials para sa ating propagation ng Philodendron Red Anderson or Anderson Red, kailangan nga natin ng kuchilyo, syempre para pamputol natin sa stem. Kailangan natin ng, of course, alcohol pang disinfect natin sa ating kuchilyo. Tapos, eto, povidone iodine. Or kung wala kayong povidone iodine or betadine na sinasabi, pwede rin kayong gumamit ng cinnamon powder para sa wound ng ating ikakat na halaman. So, umpisa natin guys. Pag tayo nag-cut, hindi lang natin basta-basta, hindi lang tayo basta-basta na cut ng cut. Titingnan din natin kung saan natin ikakat. Kagaya ng ating Philodendron Red Anderson, meron siyang isang node, pangalawang node, pitong node. Ang recommended is at least kung magkakat tayo, at least magsasama tayo ng 2 nodes. So, kagaya na to, ito, 2 to, diba? 1, 2. So, ikakat ko siya dito. Okay? Now, pag nagpropagate ang philodendron, kailangan din natin piliin yung part na medyo mahaba na ang kanyang aerial roots kasi importante ang aerial roots when it comes to survival ng ating cutting kasi dahil wala pa nga silang sinasabing tunay na mga ugat o true roots, ang magsusupply ngayon sa kanila ng kailangan nilang tubig at ibang nutrients ay ang kanilang aerial roots. Dahil ang aerial roots ang kukuha ng nutrients, water, at iba pang kailangan ng ating propagation from the air. So, etong aerial roots na magsusupply. Of course, pwede rin naman tayong mag-propa kahit na walang aerial roots or maiksi ang aerial roots. Pero, mas mataas kasi ang chance of survival or chance ng ating propa or ng ating stem cutting kapag mahaba yung aerial roots. Kasi meron nga magsusupply dito ng kanyang kailangan ng nutrients or nutrients. So guys, umpisahan na natin. So sabi ko ito eh, di ba? One first node, second node. So dito ko ika-add. At dilipat ako kasi ako right-handed. Yan. So bago yan, i-disinfect muna natin ang ating knife para hindi makontaminate or hindi naman magkaroon ng infection ang ating cutting. Okay? So, dito guys ha, diba ito yung, again, first node, second node, tapos may third node dito saan ko ikakat, in between the second node at third node. So, sa gitna ko siya ikakat. Ganyan. Dahan-dahan, kasi, syempre, nasasaktan din ang halaman. Okay?
So yan guys, oo, kaganda ng kulay ng ano, pinka-pinka. Okay, so anong gagawin natin dito sa ating cutting? Siyempre, ititreat natin ngayon ang wound ng ating halaman ng ating Philodendron Anderson. So, applyan natin ng betadine para mas madali matuyo ang sugat at hindi siya papasukin guys ng mga bacteria or fungus kasi yun ang dahilan ng pagkakasakit ng mga halaman at pagwarat. So, ito din yung ating cutting. Nalagyan din natin ng konti para mas mabilis matuyo. Ayan. So, ganun lang kasimple mag-cut ng Philodendron Red Anderson. So, na-achieve natin ating goal. Meron tayong dalawang nodes. Okay, tapos merong mahabang area roots. Now, ready na ito for planting. Okay? So guys, ready na tayong itanim ang ating Philodendron Red Anderson cutting. Now, ang kailangan natin, kasi tayo ay soilless na naman, may prepare ako ditong coco peat at may uling at iba pang coco fiber. At now, itong pole, ginawa ko to kahapon and then prepare ko na din siya para steady na siya. So, dito sa pot na to, to make the pole steady, meron akong nilagay dyan na mga uling at mga ginupit-gupit na naman na bunot ng niyog. Now, guys, pag tinanim natin ang ating philodendron cutting, make sure na ang aerial roots ay nasa labas. Kasi paano kung kung atin ding ibabaon ng aerial roots, paano makaka-absorb ng nutrients from the air ang ating mga ang aerial roots ng ating philodendron, 'di ba? So dapat merong nakalabas na, 'yan kagaya nito, part ng aerial roots para sila na may makakuha ng nutrients from outside. So ang una kong gagawin, lalagyan ko na ng coco peat. Sorry. Medyo makatipal talaga lalo mo. Lalagyan natin coco peat, oy. Yan, coco peat lang. And yan, nakakaubo ang coco peat. Ilubo na. And then, malagyan natin ng, of course, guys, pasensya na naging sinasapuin ang boses ko. Okay, lalagyan natin ng mga uling. It will take a few weeks, guys, bago magkaroon ng true roots ang ating philodendron. Natatawa ko sa boses. Ang ating philodendron. So, pag ako nagpo-propa ng mga halaman ko, ang bilig ko sa kanila, once every 3 days. O depende, pag nakita ko naman na medyo may mga ano na, new growth na, dinadagdagan ko yung water nila. Mahirap din kasi guys, diba na, halimbawang, inaraw-araw nyo sa pagdidilig, tapos wala pang ang true roots, mabubulok yung stem. Mas gustong-gusto guys ang philodendron talaga ang organic materials. Tapos, last, dun sa mga iba kong vlog, sorry, pwede din sa kanila yung dried leaves. Pero, alam nyo ba, mas maganda sa kanila yung dried na acacia leaves. Try nyo yun guys. Kung meron kayong marami kayong mga puno ng acacia dyan sa inyo, kuha kayo ng dried leaves at yung gamitin nyo din kasama ng mga bark, dry bark. Ang ganda din yun. Wala kong tali ha. Kaya na natin para hindi mag-dilig. Ang panali ko ay kulay purple pa din. Ito yung available. Itataliin na natin para hindi na pag-iwang-iwang ang ating halaman.
para hindi ma-disturb ang kanyang pag-roots. Careful nga pala kayo guys ha, sa philodendron kasi medyo toxic din to sa tao at sa mga pet natin. So lalo na yung kanyang sap, yung kanyang dagta. Yung pinakita ko sa inyo kanina, kaganda-ganda ng kulay pink. Pink ba yung fuchsia or maroon? Colorblind. Okay. So ingat kayo dun kasi pag napunta din sa skin, mga ngati kayo. Kaya careful. Pero ang manner naman ng pagpo-poison is yung sa pangangati, ganyan. Or pag na-ingest, masusuka, sasakit ang tiyan, ganyan. Both sa humans and pets. Tubig lang muna guys ha. Para maiwasan ang rotting. Ayan, so naitanim na natin ang ating Philodendron Red Anderson cutting at hopefully mabuhay siya, magluluto siya after a few weeks pa. So i-update ko na lang kayo guys ha. So that's it for today guys, na i-propa na natin si Philodendron Red Anderson. Sana may natutunan kayo. So make sure lang when you do propagation lalo sa philodendron, make sure na mahaba na yung aerial roots at 2 nodes para may spare. Mabulok man yung isang node, meron pang pwedeng pag-ugatan. Thank you so much for watching. Don't forget to leave, laugh, love. And don't forget to like, subscribe, share, and comment on this video. At hit the notification bell. Bye!